Tatlong homegrown Marikina restaurants na may iba't ibang ino-offer ang ni-review natin, mga kapuso. Final verdict na ang ating criteria. Food, new normal ready, price. Unahin natin siguro Taste of Czaczacza. May notes ako. Aba, seryoso, tamo? Pagdating sa food, pop or flop ba ito, chef? Sa food, of course, I'll say it's a pop. Taste is really good. I love the uniqueness ng caldereta pasta nga, which I think brings a new take sa caldereta. For I think they're new norm ready nga. I said, if you go like the extra peso, malaking bagay yung separation ng mga ibang food sa loob ng kalalagyanan. So, pop sila sa packaging. And sa price, as I said, pop siya. Swak na swak sa budget for this kind of food. Para naman sa akin, pagdating sa food ng Taste of Czaczacza, bro, pop din sa akin. Mula dun sa pasta series sila, hanggang sa salmon, hanggang sa dessert. I think it was a very thorough experience. Pagdating sa katanungan, new normal ready na ba ito? Salamat sa pag-invest sa packaging. We really appreciate it. Kami na napapadeliver, so pop para sa akin yan. Pagdating sa presyo, how can you go wrong with 230 peso caldereta pasta? Price range nila between 110 pesos and 350 lang ang salmon. So, pop para sa akin. So, Taste of Czaczacza, ito ang nakuha mong pop points. Ihain na ang final verdict para sa Kada Cafe and Bistro. Bro, sa food, pop or flop ba ito? In terms of flavor sa mga food nila, I give them a pop. Yung mga lalagyanan nila parang sobrang sturdy and sobrang hard plastic. So, I also give them a pop. I think their prices are very fair, very reasonable. And yun nga, para sa akin, and I'm sure para sa inyo, pop din yun. Pinoy all silog, everything and anything you'll ever need. What a great experience sa kanilang crispy pork binagongan. So, pop. So, pop the pop ang yung pagkain. Pagdating sa new normal readiness, pop the pop. It came in, hygienic, maayos ang packaging. Ngayon may pandemya, ang layo na mararating natin, di ba? Kailangan talaga may value ang ating pera. Pop para sa akin. So, Kada Cafe and Bistro, ito ang nakuha mong pop points. Dumako naman tayo sa ating last restaurant. Taste-wise, I think it was perfect. I think from the chicken wings to the mashed potato na sobrang nagustuhan ko. So, I give them a pop. Good job, guys. New normal readiness, dun lang ako medyo nag flop, sadly. Kasi parang kung kinompare mo sa ibang mga lalagyanan ng ibang mga restaurants na nagpatayang pa food today, medyo very simple pa si Beeffalo. But you know, importante naman guys, dito is yung flavor ng food. So in terms of taste, as I said, panalo na kayo eh. So walang problema. That kind of pricing na ganun kasarap na maraming hard work put into these dishes to make it, I give them a pop. Pagdating sa food, you had me at smoked beef belly. Doon palang pop na yun sa akin. When it comes to the packaging, I would have to give it a flop also because naintindihan natin yung mga side dishes and side salad or mga dips and dressing nila. But sana separate natin ilagay. Huwag na natin idikit o isama doon sa mismong food na isusubo natin. Pagdating sa price, pop para sa akin. Kasi ang taas ng quality, ang sarap ng pagkain. Beeffalo by Hotrocks. Ito ang nakuha mong pop points. Recap tayo. Para sa ating tatlong Marikina restaurants, ito ang nakuha niyong pop points.